Hello, Melgoers all over the world! Nandito po tayo ngayon sa may Lucky Chinatown. So kung familiar kayo dito, so alam nyo na nandito tayo sa may part na ng Binondo at ng Divisoria. So in this episode, kakaiba ito kasi lagi nyo itong nire-request. So dadalhin namin kayo sa may journey namin na mag-apply ng Japan Visa. So later on, i-discuss namin sa inyo kung ano ba yung mga requirements na kailangan para sa ating mga first-timer na magtuturist visa and ano ba yung mga requirements na wala kami na kailangan namin explain. So lahat yan mamaya i-discuss namin sa inyo. Pero syempre, sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please do subscribe, like at i-follow nyo po kami sa aming mga social media accounts. At kung magbubook naman po kayo sa Klook, pakigamit nyo na rin po yung aming promo code para magkaroon kayo ng up to 5% discount. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel! Hello everyone! Hi guys! So yes, nandito nga tayo ngayon sa may Lucky Chinatown. And dahil kinukulit nyo kami, request kayo ng request ng Japan. So eto na, ayan, sisimulan na namin to pa rin yung request ninyo. Actually, very sensitive ako pagdating dito sa may pag-a-apply ng visa. Mamaya ikukwento ko sa inyo. And then ipapakita namin sa inyo lahat ano ba yung mga requirements na meron kami, ano ba yung mga hihingin, at kung wala kami requirements, ano ba yung mga remedyo. And then syempre, ang tanong, ma-approve ba tayo na ito lang yung requirements na meron tayo? So anyway, sayang, daan muna tayo dito. So dito, sa milabas ng Lucky Chinatown, ayan, meron dito mga food stall. So mamaya kain tayo dyan pagkapasa na natin ng mga requirements natin. So, eto na siya guys. So, kinakabahan ba kami? To be honest, hindi naman. Kasi, una, simula pa lang, parang natanggap ko na sa sarili ko na may hirapan akong mag-apply ng visa. And then, pangalawa, hindi pa naman kasi talaga namin plano mag-Japan. Kasi unang-una, syempre, di ba, huwag na tayong mag-charingan. Ang dami na kasing nakapag-Japan, guys. So, parang iniisip ko, ano pa ba yung pwede namin gawin sa Japan na hindi nyo pa napapanood? Baka mamaya may magawa kami na mas alam nyo pa, i-correct nyo pa kami na, oh, hindi ganyan, hindi ganyan. Or, oh, nagawa na yan ni ganito, nagawa na yan ni ganyan. So, isa yun sa mga reasons. Pero, since nire-request ninyo, and syempre, alam niyo naman, malakas kayo sa amin. So, let's try, di ba? Why not, diba? Oo, why not? So, eto na, dito na natin siya sisimulan sa pag-a-apply ng visa. Yes, pasok na tayo sa may loob kasi dito yung napili naming travel agency. Mamaya, papakita namin sa inyo kasi ang alam ko, bawal na ditong mag-video sa may loob ng Lucky Chinatown Mall na try na namin before. So, magkita-kita tayo mamaya and then balitaan namin kayo. Let's go! So, guys, this is it. Nandito na tayo sa may rally. Ito yung napili namin na travel agency kasi mas mura siya. So mamaya sasabihin namin sa inyo yung presyo. So tara, let's! So guys, tapos na tayo. So umabot din siya ng 1 hour kasi talagang, ano ba tawag nito, isasalain talaga nila yung ipapasa yung requirements. Yun, tapos pati yung ano nyo guys ha, pati yung cover letter ninyo babasahin nila. Kung tugma yung nakalagay doon sa may cover letter ninyo, tsaka doon sa may ipapasa ninyo. So mamaya, isa-isayin natin yung mga requirements na ipinasa namin at tsaka yung mga hindi namin ipinasa. So tara, kain muna tayo. Sobrang nagutom na kami. So yan guys, tapos na tayong kumain. So ayan, so alam nyo na, pinag-prepare na naman namin. Nag-ano ko, ano tawag dito, bes? Nag-spray net ako. Para hindi ako magtali na bo. Kasi syempre, nagpa-ID picture. So ito na yung mga requirements na hiningi sa amin ng agency. So, sabi ko nga sa inyo, pagdating sa mga pag-a-apply ng mga visa-visa, medyo critical sa akin yan. Kasi medyo personal siya sa akin dahil ang gulo kasi ng mga documents ko, yung kay Enzo konti lang. So, mamaya, sabihin namin sa inyo, pero yung sa akin talaga, madugo talaga yung mga documents ko. So, simulan natin. Siyempre, unang requirements na hiningi ay yung Philippine passport. So, siyempre, dapat valid pa siya for 6 months kapag ka nag-apply kayo. Tapos, ang number 2 yung visa application form, which is ang maganda doon, isi-send siya sa inyo through Viber nung agency. Meron kaming natanungan, gusto magbayad muna kami, tapos yung parang sure na sure, tsaka lang sila magpapadala ng mga requirements. So, doon hindi. Tapos, pwede pa siyang i-edit. So, kasi nagtatanong ako, paano kaya namin ito magagawa kapag pinrint out namin yung application form? Tapos, paano namin siya may edit? Ito typewritten ba namin? Whatsoever, ganyan. Kasi, syempre, di ba, mas maganda kasi nga na computerized nga daw. So, sa kanila na i-edit. So, yon. So, meron silang application form. And then, yung picture, 45mm by 35mm or 2 by 1.4 inches. So, alam na rin nila yung pag sinabi nyo for Japan visa. And then,
Number 4, kung gusto niyo ng multiple entry, pwede kayong mag-request, mag-additional lang yata kayo ng 500 pesos or 550. Na kami, hindi namin ginawa kasi nga, first time pa lang namin. So, para sure na sure lang, di ba, mag-ano muna tayo, mag-single entry muna tayo. And then, number 5, authorization letter for PSA, kapag kayong applicants daw ay 17 years old and below, parang kailangan may signature yata ng parents, parang ganun. Ibibigay din nila sa inyo yan. So, lahat ng form ibibigay na sa inyo ng agency. And then, number 6, yung birth certificate. So, ito na guys, ito na yung sinasabi namin sa inyo masalimuot. Kay Enzo, yung birth certificate niya, babae siya. So, kailangan niya munang magpa-affidavit sa may abogado na from female, magiging lalaki yung ano niya, yung tawag nito, yung birth certificate niya. Basta ganun yun. So, kailangan nyo pang pumunta ng abogado. Tapos, syempre, iaano pa siya, titignan pa siya, parang ganun. So, yun yung sa kanya. Ito naman yung sa akin. Ito yung masalimuot sa akin. Unang-una, delayed registration ako. Kapag delayed registration ka, kailangan mo ng Form 137 at saka ng baptismal certificate. So, ito nga yung sinasabi ko sa inyo. Kaya minsan parang ano siya sa akin. Minsan emotional, minsan ano siya, sensitive siya for me. Kasi di ba, para na, sige, para sa mga ano, sa mga kaya ayoko tong ano, i-discuss eh, kasi hindi pwedeng hindi ko to sabihin. Lumaki kasi ako sa may broken family. Hindi lang basta broken, guys, as in broken na broken. And then ang nag-alaga sa akin yung hindi ko kaano-ano, kumbaga pinaalagaan ako sa ibang tao. So, kaya hindi naasikaso yung birth certificate ko. So, di ba ganun, parang nung bata pa lang ako, iniisip ko kaagad na ano ba yan? Mag-aaral ako ng grade 1, wala akong birth certificate. Yun yung nare-remember ko ha. Kasi syempre, di ba medyo malinaw na yung anon mo noon, yung memory mo noon na parang, ay, hindi ka makakapag-aral kasi wala akong birth certificate. So, ang ginawa, nung nag-alaga sa akin, nakiusap sila sa may mga tita ko yata yung nag-ayos. So, ito na yung naging problema. Yung birth certificate ko, iba yung pangalan ko sa may baptismal certificate. Sa may baptismal certificate ko pala, meron akong John. Tapos yung pangalan ng father ko sa may baptismal certificate at saka sa may birth certificate, magkaiba. So di ba sakit sa ulo? I mean, tama yung apelyido pero magkaiba yung name. Ang nailagay doon sa may birth certificate ko, yung parang palayaw niya lang, hindi yung totoong pangalan. So yun yung nakakainis na parang, hello, parang iniisip ko before. Syempre, kahit ngayon kapag naaalala ko siya, kaya ayoko mag-ayos ng business, syempre, di ba, may sugat yun. Parang iniisip ko na, ano ba naman yung mga parents ko? Hindi na nga ako ano, hindi na nga ako inalagaan, hindi pa inayos yung documents ko. Di ba, yun man lang sana, inayos. E di sana, ito yung mag-a-apply ako ng visa. Hindi ko ito pagdadaanan. So anyways, wala na tayong magagawa. Ang nakaraan yung nakaraan na. Ito na yung kailangan naming harapin. So ganun siya. So ako, hindi ako nakapag-present ng baptismal. Kasi yung baptismal, kailangan ko pa ulit yata ng request from simbahan. Tapos iyaano siya. Ibabangga na yung baptismal ko doon sa may birth certificate ko. So hindi ko siya na-provide ngayon kasi nga medyo matagal pa yung proseso. So, yeah. So, na-provide ko lang yung Form 137 ko. And then, eto na, meron ng daily schedule in Japan. Yung pinaka-form, ipapadala din ng agency. So, madali lang yan. Ginawa namin super simple lang. Ginawa namin 5 days lang para kaunti lang yung gagawin namin. Tapos, ano, parang whole day na nilagay namin. For example, yung desk nila, di ba, whole day naman doon. Tapos, yung day tour sa may Mount Fuji. So, full day din yun. So, parang kaunti lang yung ilalagay namin. And then, bank certificate na. Yung bank certificate na naman, sa akin na naman nagkaroon ng ng pagkakabali. So, dalawa yung bank certificate ko. Yung una kasi, doon ako sa isang bangko. Doon yung bangko namin, matagal na, 8 years ago. But the problem is, parang nagtampo-ek-ek ako. Oo. Parang basta may something. Kasi ano yung na-feel ko na kapag kamayaman, ini-entertain. Kapag kamahirap, hindi. Parang ganun. So, ginawa ko, itinransfer ko yung money ko parang 7 months ago sa isang bangko. So parang ganun yung nangyari. So ang ano doon, ang naging problema, yung dati kong bangko na dapat yun yung magandang ipakita kasi matagal na yung account mo, maliit lang yung naging ADB kasi kailangan ipapakita nyo may ADB. So maliit lang yung naging ADB niya. Kasi nga yung pera ko, pati yung kita ko sa may YouTube, yung kita ko dito sa may Klook, doon na pumapasok sa may bagong bangko. So, ang ginawa ko, kumuha din ako doon ng bank certificate para ibangga. Doon naman kasi, magiging problema naman doon, makikita bago yung account, baka akala, show money lang, hindi sa akin. So, ang ginawa ko,
inano ko siya, kinompile ko siya magkasama para just in case. So yeah, so ayun yung mga requirements na meron kami. Ang wala lang talaga kami, sa Enzo, ang wala lang siya yung ITR, ako din ITR. So gumawa lang kami ng request kasi nga, freelance na lang yung nilagay namin para hindi na komplikado. Tapos, sabi nga actually nung nag-aayos dito ng visa, kahit wala na daw yung kapag daw kasi freelance, parang automatic naman daw na walang ITR. Pero syempre, pinilit pa rin namin na, na mayroon explanation letter. Kasi nga para dagdag dagdag na documents. Tapos kasi, yung pinasa kasi namin, na tawag nito, na cover letter, at saka explanation letter, isa na lang, ito siya. Ayan. So, huwag nyo nang basahin. Pinakita ko lang. Kasi dito, kumbaga, gusto kong ipakita sa kanila or gusto namin ipakita sa kanila na marami na kaming bansa na napuntahan. So, ninumberan ko talaga, guys, para makikita. So, parang parang tourism na tourism talaga yung gagawin namin. So, yeah. So, ito lahat ng documents. So, tinry namin na una, ako, ang wala ako, ITR. Pangalawa, wala rin akong baptismal. So, yun yung kulang sa akin. Kaya Enzo din, ITR. So, ngayon, ito na yung waiting game. Titignan natin kung ma-approve ba kami or hindi. So, if ever na hindi kami ngayon ma-approve, to be honest, ako ha, personally, wala, okay lang naman sa akin. Wala naman. Kasi, una nga, gaya nga na sabi namin sa inyo, parang, kung ako yung tatanungin, parang hindi ko pa priority yung Japan. Kasi parang ang dami ko pang gustong puntahan bago mag-Japan. Kasi parang yung Japan, parang given naman na siya na maganda. Tapos, parang ang dami nang nakakapunta ng Japan. Parang, kapag tumitingin ako ng post, tumitingin ako ng mga vlog, puro Japan na yung nakikita ko. So parang, alam niyo yun, parang nakakapunta ka na rin, parang nakita mo na siya. So kaya gusto namin sana, iba muna yung puntahan. And then, yun pa nga, syempre, pressure yun sa amin, marami na naman magalit sa akin, mali-mali na naman ako ng Oo, so baka mamaya, pressure yun sa amin. Kasi nga syempre, ang dami nang nakapunta. Baka mamaya, ay, nagawa na ni ganyan yan. Or bakit ikaw hindi ka nagganito? Bakit si ganito na ganyan? Or tapos kayong mga nanonood, na sinasabi na ilang beses na kayo nag-Japan, baka mas alam nyo na kaysa sa amin. So ano pa yung ibibigay namin sa inyo? Pero yeah, so tignan natin kasi wala namang mawawala. And kami naman, ang magiging kaibahan namin for sure, very authentic kami. Kapag ka mali, ipapakita namin mali. Kapag ka mali na sakyan namin, papakita namin mali. Pag naligaw kami, naligaw kami. Hindi naman kami magdudulong-dulungan. So let's experience Japan kapag ka pinagkaloob. Kasi lahat naman yan, naniniwala kami na wala na kami ritong magagawa. Na ipasa na namin lahat ng dapat namin ipasa. Yung kapalaran namin, wala na sa amin. So ito yung mga bagay na wala ka ng control, ipinagpapasa Diyos mo na lang yan. Diba? So, ngayon ay April 8. Tapos, darating yung tatlong araw na holiday yata or dalawang araw. So baka abutin daw siya ng 1 week. So habang naghihintay kami, meron tayong ginagawang vlog. Oo, sinadya talaga namin para hindi namin hihintayin, hindi kami kakabahan, ganyan. So, ayun siya. So, pagbalik namin from our tour sa bago nating series, malalaman na kaagad namin yung result. And syempre, isi-share namin siya sa inyo. So, hopefully, pagdasal nyo, di ba, na ma-approve tayo. And then, kung hindi naman, life goes on. Ang dami pa nating pwedeng puntahan. Hindi lang naman Japan yung pwede nating puntahan. So, yun siya. So, ayan. So, ito, ginawa namin to. Una, baka maging inspiration ba? Hindi ko alam, ha? Syempre, yun sa mga kalagayan ko na na takot mag-visa. Kasi nga, ang daming requirements. Tapos, unang requirements pa lang, wala ka kaagad may papakita. Yung birth certificate mo, ang daming problema. So, baka marami kasi dyan na capable naman mag-travel. And then, hindi makapag-travel sa mga may visa. Kasi nga, katulad ko din kayo na napabayaan yung documents nyo. Charot! Hindi ba? Baka kulang kayo sa documents. So, kung ma-approve kami dito, baka, eto diba, maging inspiration din sa inyo na pwede naman pala, diba? And pangalawa, kung hindi man kami ma-approve, at least lahat ng kulang namin, sasabihin din namin sa inyo kung ano yung pakiramdam namin kung bakit hindi kami na-approve para kapag ka nag-apply naman kayo, sure na ma-approve na kayo. So ayan, magkita-kita tayo. So siguro, ayun nga, mga 1 week and then malalaman natin pare-pareho yung resulta. So let's pray.
Guys, this is it. Yes, today is April 19. April 19. So, nagpasa tayo noong April 8 bago tayo umalis papunta ng Cagayan de Oro. So, ngayon straight from the airport, kagagaling lang namin ng Bohol, diretso kaagad kami dito kasi noong April 17, bali 5 working days lang kasi dumaan yung dalawang holidays tapos Saturday, Sunday. So, hindi siya counted. So, saktong 5 working days, nag-text na sa amin yung rally, yung agency, na pwede na daw, or ready for pick-up na daw yung aming passport. So, eto na yon. Ang totoo, syempre, pinag-pray naman namin to dun sa may, ano, sa may Cebu. Ako kasi yung prayer ko lang, simple lang naman. Kung talagang para sa amin, edi ibigay para mapibigyan namin yung mga request ninyo. Pero kung hindi pa para sa amin talaga, tanggap din naman namin kasi alam namin ang daming kulang sa requirements namin. And then, meaning, hindi pa tayo dito, nire-redirect pa tayo sa ibang lugar. Yes. So, tanggap namin kung ano-ano man mangyari, wala kaming nararamdaman na kaba, walang ganun. Parang ang gusto nga namin, makita na kaagad. Mas yun dyan, oo, mas excited na makita yung result kasi kapag malay nyo, pagpalain tayo, eh di ba, makapag-Japan tayo. Ngayon kung hindi naman, excited pa rin para makapag-book na rin tayo ng iba pang ticket para alam natin kung saan yung next destination natin. So wag na tayong marami pang chika. So pasok na tayo, kunin na kaagad natin yung ating passport. Ito guys, dito kami kumuha sa my Relic Tours and Travels. Ito na yung ating result. Guys, ito na yung result na hinihintay natin. Lumabas na yung passport natin. So, ang tanong, na-approve ba tayo sa may tourist visa na in-apply natin? So, guys, tadaan! Yes, na-approve tayo! Yes, thank you talaga. Binigay ni Lord. So, ibig sabihin, baka ito na talaga yung time para ma-explore natin yung Japan. Kasi nga, sabi namin sa inyo, kung nagre-request kayo na sana Japan naman, minsan gusto namin, pero natatakot nga kasi kami mag-apply ng visa. Kasi alam namin na ang dami namin kulang na requirements. Pero ito ipinagkaloob sa amin. So ito nga pala yung mga requirements na ipinasa namin. Ito, ipapakita namin sa mga TV screen nyo. Ito lang yung requirements na ipinasa namin. Yan. And then, now it's April 19. Started April 1. Ito na yung price nung rally. Ayan, ipa-flash din namin. So, nakuha lang namin yung sa amin yung single entry ng 999 pesos. Kapag ka naman magmumultiple entry kayo, it's mag-add lang kayo ng 500, magiging 1,499 pesos. Hindi po ito sponsored ng rally, ha? So, kanina pa kami naglalakad na entry, siguro mga 30 to 40 minutes na ninanamnam namin. Ngayon nagsisink in na sobrang excited na pala kami. Bigla kami nag-excited. Kasi this time, totoo na, hindi katulad dati na magpaplano kami. Tapos hindi naman pala kami matutuloy kasi nga wala pang visa. So ngayon totoo na. Pero bigla kaming napaupo ngayon kasi biglang napalitan ng pressure. Kasi syempre iniisip namin, let's face the reality. By this time, ang dami nyo nang napanood na Japan vlogs. So iniisip namin, ano pa ba yung maipapakita namin? Lahat na yata ng lugar na ipakita na sa vlogs at napanood nyo na. Pero ang iniisip na lang namin na pinangahawakan na lang namin, for sure, kilalang-kilala nyo naman kami nang ipapakita namin sa inyo yung authentic naming experience. Hindi kami magdi-depend sa experience ng ibang tao. So, kumbaga, yes, pareho yung lugar na pupuntahan namin, pero maybe, iba yung magiging tingin namin dun sa lugar. Kasi depende sa kung ano yung mapifeel namin that time. Tapos, pangalawa pa, na-pressure din kami kasi, alam nyo ba, na kapag nagbubuka kayo ng clock, meron na kaming tawag nito parang record. Ano ba tawag doon? Parang analytics or whatsoever. Nakikita namin yung mga nagbubook, kung ano yung mga binubook na attraction or hotels, ganyan, kung saan lugar. Alam nyo ba na ang dami ng Japan? Hindi pa kami nakakapunta ng Japan, pero ang dami ng nagbook ng cloak na gamit yung aming promo code na pumunta sa Japan. So, ibig sabihin, by this time, ang dami nyo nang nakapunta sa Japan. So, kinakabahan kami, sabi namin na ano pang information yung ibibigay namin sa inyo? By this time, for sure, alam nyo na yan. Lalo na yung pabalik-balik na. So, baka mas marunong na kayo kaysa sa amin. Pero naisip na lang namin na, ay, hindi. Baka kasi yung mga supporters namin, katulad halimbawa ni Abby. Hi, Abby! And then ni JR. Hi! At saka, syempre, yung kanyang wife na si Joanna. Ayan. So, kayong dalawa, or kayong tatlo, I mean, lagi nyo sinasabi, mag-Japan naman kayo para ma-experience nyo. So, iniisip namin this time,
kahit paulit-ulit na kayong pumupunta sa May Japan, gusto nyo pa rin siyang mapanood sa amin. Kasi hindi na para makita yung lugar or yung experience namin. Ang gusto nyo na, maipa-feel sa amin yung na-feel nyo that time. Yun. So, ganun kayong kabait. So, yun. So, ngayon, kinikinig kami na medyo pressured ng kaunti, pero tatanggalin natin yung pressured, mag-e-enjoy lang tayo sa Japan. Let's have some fun in Japan! Ganon! So, dami ko na namang sinabi. So, we are so excited and we are so grateful. Maraming maraming salamat sa inyo. Kung hindi nyo kami pinupush or kung hindi nyo kami pinipilit! Hindi kayo request na pumunta kami ng Japan. Hindi kami maglalakas loob na mag-apply ng visa. So, eto na yun. Kayo yung nagpatapang sa amin. Maraming maraming salamat. And sa next vlog, magkita-kita na po tayo sa Japan! Bye, everyone!